Ito pong ating pag-uusapan ay may kaugnayan po sa perwisyo na nangyayari sa mga mamamayang Pilipino dahil po sa pinagagagawa ng mga tao na ito. Unahin po natin si Maharlika. Perwisyo, totoo, ito pong si Maharlika sapagkat araw-araw wala po itong ginawa kung hindi mag-input ng hate sa kapwa po nating mga Pilipino. Higit sa lahat, mga kasinungalingan at gawa-gawang kwento ang ipinapakalat po nitong si Maharlika o sa totoong buhay, Claire Eden Contreras. Kaya ngayon, instead na maging bahagi ng solusyon, itong mga manonood niya, na mga tangahanga niya, ay nagiging bahagi pa ng problema dito sa Pilipinas. Wala nang naitulong para solusyonan ang mga problema o challenges na kinakaharap po ng ating bansa, ay nagiging bahagi pa ang mga tangahanga na ito ni Maharlika ng problema dito sa Pilipinas. Tapos, dinagdagan pa ng mga kasinungalingan ni Maharlika, kaya lalo naman tuloy yung mga nararamdaman nila sa kanilang puso at isipan, araw-araw ay galit at puro na lamang pag-iimbot, partikular, ano ba yung Tagalog ng pang-iimbot? Hindi, galit at saka kung anumang mga negatibong feelings, hindi ko mahanap yung salitang gusto kong sabihin, ano? Pero sa madaling salita mga tol, ang mga tangahanga nitong si Maharlika, wala po itong ginawa kung hindi negatibo na mga pananalita, puro pessimism. Ika nga, mga negatibong circumstances lamang ang naglalaro sa kanilang mga isipan. At lagi pong hinahangad ng mga ito na instead na magtagumpay ang gobyerno po natin, ay bumagsak. Ganyan po ang nangyayari kasi nood sila ng nood dito kay Maharlika o Claire Eden Contreras. Ikalawang punto, ito pong si Gerald Bantag. Perwisyo po talaga ito sapagkat alam nyo naman kapag ka ang isang takas na bilanggo ay hindi pa po nahuhuli, naglalaan po ng pondo ang gobyerno dyan para po sa pagkakahuli nito. Ito pong si Gerald Bantag ay kumakaharap sa Sabmot Saring kaso. Pero ang tiyak po dyan na meron po siyang warrant of arrest ay ang double murder case sa pagkakapatay dito po kay Percy Lapid noong October 3, 2022 at saka kay John Villamor noong October 18, 2022. Ito pong si Gerald Bantag ay nilabasan na po ng reward para sa kanyang pagkakahuli. 2 milyong piso para po dito kay Gerald Bantag at 1 milyong piso para naman po kay Ricardo Solueta. Ganun pa man hanggang sa kasalukuyan, mistulang parang palos na hindi po mahuli-huli ito. May nagtatago kayang malaking tao sa likod nitong si Gerald Bantag o talagang magaling lamang ang pakikisama niya sa ating otoridad. Kaya kahit alam kung nasaan siya, hindi po siya nahuhuli. Pero yun ay sa pantaha ko lamang. Ano? Wala po iyong katotohanan. Sa pantaha ko lamang yun. Ngayon, dahil po sa pagtatago nitong si Gerald Bantag, nag-i-spend ang ating gobyerno ng pondo para po sa kanyang pagkakahuli. Siyempre, pagka nag-i-spend ng pondo ang ating gobyerno, tayong mga Pilipino ang naaapektuhan po dyan dahil tayo po ang nagbabayad ng buwis para po sa pondo nating mga ng ating gobyerno. Kaya definitely, perwisyo po ang ginawa nitong si Gerald Bantag. Hindi lamang dun sa pamilya ng kanyang mga di umano'y naging biktima, kung hindi sa buong sambayan ng Pilipino. Ikatlo, sa listahan po natin ngayon, itong si Arnulfo Teves, ang sinipang kongresista sa 3rd District ng Negros Oriental. Kamakailan lamang ito din po ay na-designate bilang terorista ng ating Anti-Terrorism Council kasama po ng 12 individual at kasama dyan, syempre, yung kanyang kapatid na si dating gobernador Pride Henry Teves. Ayon po sa ating Anti-Terrorism Council, ito pong si Arnulfo Teves ay pinuno ng Teves Terrorist Group at siya po ay isang terorista. At kamakailan lang din naman mga tol, sinampahan na rin po ng kaso itong si Arnulfo Teves. Una, doon po sa 3 napatay noong 2019 sa Negros Oriental. At lately, sinampahan po siya ng kaso sa pagpatay naman noong March 4, 2023 doon po sa Pamplona Municipality kung saan ang kilalang personalidad na napatay kasama po ng 9 na iba pa ay si Governor Ruel Digamo. At dahil po dyan, itong si Arnulfo Teves ngayon ay hindi na po umuwi dito sa Pilipinas at dahil din po doon sa hindi niya pag-uwi sa Pilipinas,
na naging dahilan ng kanyang expulsion diyan po sa Kongreso, kasama na po nung nakikita po ninyo sa ating screen na pagsasayaw niya po sa TikTok sa harapan ng publiko, ay sinipa nga po siya at nabakante po itong posisyon niya bilang kongresista diyan po sa Negros Oriental. Ang malungkot, hindi lamang mga taga Negros Oriental ang napeperwisyo, mga tol, kung hindi ang buong Pilipinas, tayong mga mamamayang Pilipino. Bakit? Kasi sa darating po na December 9, itinalaga po ng COMELEC ang special election para po magkaroon sila ng panibagong kongresista diyan po sa 3rd District ng Negros Oriental. At magkano ang gagastusin po ng ating gobyerno sa special elections na yan? Mahigit po sa 70 milyong piso. Yun po ang magagastos. Di ba, Perwisyo? Pakinggan po natin ang balita na may kaugnayan po dyan, mga tol. Itinakda ng Commission on Elections sa COMELEC ang special election sa 3rd District ng Negros Oriental sa December 9, 2023 na layong punan ang nabakanting pwesto ni expelled Congressman Arnie Teves. Kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maglalaan sila ng 75 million pesos sa budget para sa 75 million pesos! Kung hindi gumawa ng kalokohan itong si Arnulfo Teves, wala sanang special election, at itong 75 million pesos na ito, maaaring magamit ito ng gobyerno sa ibang mga programa nito. O dahil gumawa ng kalokohan itong si Arnulfo Teves, at ngayon hindi malaman kung nasa ang bansa nagtatago, eh eto tayo ngayon, ang COMELEC gagastos ng 75 million pesos. Pera po iyan ng taong bayan. Dahil lamang kailangan palitan, siyempre, ang kanilang kongresista dyan po sa 3rd District ng Negros Oriental. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. Naturang special election. Batay sa datos ng COMELEC, mahigit 301,000 ang regular voters sa lugar at 104,468 ang rehistradong sanggunian kabataan voters. Ayon kay Chairman Garcia, sa susunod na buwan ay imprenta nila ang mga balotang gagabitin. Paigadati ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Later on, siguro bago matapos ang buwan ng September, ay makapag-imprenta na kami ng mga balota para sa ikalawang, para sa distrito ng Negros Oriental. Nakita nyo, mga tol? Perwisyo talaga, no? Biruin nyo, another expenses na naman ng gobyerno na supposedly hindi sana nangyari kung hindi po gumawa ng kalukuhan itong si Arnulfo Teves. Parang sila Maharlika, no? Instead na makatulong sa taong bayan, sa ating gobyerno, walang ginawa kung hindi manira, walang ginawa kung hindi magsalita ng mga paninira sa kasalukuyang gobyerno, at kasama na rin siyempre ang First Family. Si Gerald Bantag, alam naman natin ang naging kwento dyan po sa Bureau of Corrections. Ano ba ang kanyang mga ginawa dyan? Ayon sa National Bureau of Investigations, itong si Gerald Bantag ay nagtatag ng criminal organizations sa loob ng Bureau of Corrections. Hindi po yan sa akin ang galing. Yan po ay ulat ng National Bureau of Investigations. At dahil po dyan, talamak talaga ang naging korupsyon sa kanyang pamumuno sa ilalim po ng pagiging Director General niya dyan sa Bureau of Corrections. Kaliwat ka ng mga kontrobersiya, pananakit sa mga preso, pananakit sa mga kapwa niya, empleyado ng Bureau of Corrections. Ganoon. At ang pinaka-worst sa lahat ay ang sinabi ng NBI na siya ang nagpapatay dito kay Percy Lapid at saka kay June Villamor. Kaya naman, gastos ng gobyerno, naluubos ang mga pera sa mga hindi naman dapat nangyayari na sa kasalukuyan. Kasi kung hindi niya pinalala ang sitwasyon dyan po sa Bureau of Corrections, eh wala na sanang mga paglilinis pang gagawin sa Bureau of Corrections sa kasalukuyan. Wala na sanang reward money na nag-aantay sa pagkakahuli nitong si Gerald Bantag at saka ni Ricardo Zulueta. At ikatlo, kung hindi gumawa ng kalokohan itong si Arnulfo Teves, eh sana maayos niyang napaglilingkuran ang kanyang mga kababayan diyan sa 3rd District ng Negros Oriental at walang special elections na maaaring mangyari. Kaya naman,
ang taming masasabi lamang natin sa pagkakataong ito, eh sana wag nang maulit pa sa ibang mga public servant ang mga ginawa ng dalawa, si Gerald Bantag at saka si Arnulfo Tevez. At sana dito naman kay Maharlika na si Claire Eden Contreras, makarma ito sa kanyang mga ginagawa. Ano? Kung sino sa amin ang nagsasabi para sa inyong harapan ng kasinungalingan o katotohanan, eh it's up to you kung paano nyo kami ipananalangin. Pero ako, sinasabi ko, lahat ng kasinungalingan at kasamaan merong katapusan. Patulad ng ginawa nitong si Arnulfo Tevez at saka ni Gerald Bantag. Gumawa sila ng mga kasamaan ayon sa NBI, ayon sa ating mga otoridad. Kaya naman ngayon, ito po ay kanilang unti-unti na pong pinagbabayaran. Si Claire Eden Contreras, unti-unti din po yung magbabayad sapagkat una sa lahat, hindi po yan makakauwi dito sa Pilipinas dahil meron pong kinakaharap na kaso iyan si Claire Eden Contreras. Yung paglabag po sa karapatan ni Anthony Taberna at ng pamilya nito. Paninirang puri ang ginawa po nitong si Claire Eden Contreras using her page and channel. Kaya naman nakasuhan po siya ng cyber libel at ngayon kumakaharap po sa kaso na yan at meron pong pending warrant of arrest. Ang katwiran nitong si Claire Eden Contreras, hindi daw po siya Pilipina. Inamin niya na po yan kagabi. Malinaw po doon sa kanyang programa na ipinakita niya sa kanyang mga manonood na siya ay hindi po Pilipina. O kaya bakit pa kayong maniniwala sa isang tao na kunyari concerned sa ating bansa samantala hindi naman po Pilipina? Kaya malakas ang loob niya na sabihin na walang jurisdiction sa kanya ang Pilipinas dahil nga po hindi siya Pilipina. Pero ang tanong, makakauwi ba siya dito sa Pilipinas? Simple lang ang sagot po natin dyan. Hindi na makakauwi itong si Maharlika dito sa Pilipinas. Dahil the moment na umuwi siya, magkakaroon ng jurisdiction ang Pilipinas sa kanyang pagkatao at i-implement po sa kanya unang-una paglapag niya pa lamang sa airport ng Bureau of Immigration ang kanyang warrant of arrest. At definitely pagbabayaran niya ang kanyang kasalanan kay Anthony Taberna. At naniniwala ako na kapag ka umuwi dito yan si Claire Eden Contreras, hindi lang si Anthony Taberna ang magrereklamo dyan, kung hindi lahat ng mga personalidad na kanyang mga binalahura sa kanyang programa para lamang pagkakitaan ito sa YT at saka sa Facebook. Yun lang naman ang tanging dahilan dito eh. Kung bakit patuloy na nagsasalita itong si Maharlika o Claire Eden Contreras sa kanyang Facebook at saka sa kanyang YouTube para kumita. Maniniwala ba kayo na siya talaga ay concerned sa ating mga Pilipino? Hindi po yun kapanipaniwala in the first place. Kung talagang siya ay concerned sa ating mga Pilipino at sa ating bansa, dapat tinutulungan niya ang gobyerno. Ang ginagawa niya, sinisira niya ito. Tapos ang mga sinasabi niyang mga ebidensya ay pawang gawa-gawa lamang. Galing sa kanyang mga manonood, galing sa kanyang source, walang matibay na ebidensya. O kaya wag po kayong magpakatanga no, sa paniniwala dito kay Maharlika. Tanga lamang ang naniniwala dito kay Maharlika. Dito naman kila Gerald Bantag at Arnulfo Tevez, hindi ko na rin alam kung ano ang sasabihin ko sa mga naniniwala dito. Sino ba ang sinungaling? Ang NBI? Kasi sinasabi nila, lahat daw po ng ginagawa, lahat daw po ng mga nangyari dito kay Arnulfo Tevez at kay Gerald Bantag ay gawa-gawa lamang. Ibig sabihin, sinungaling ang National Bureau of Investigation? Ibig sabihin, sinungaling ang mga ebidensya? Kung galit kayo kay Secretary Boying Remulla at galit kayo kay Secretary Benhur Abalos, eh tingin ko naman ang NBI hindi nyo dapat kagalitan sapagkat ang National Bureau of Investigation ay isang professional na organization at ang kanilang investigasyon na isinasagawa ay nakabase po sa mga ebidensya. Sabi nga ni Gus Abelgas, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Talaga kayo. But anyway mga tol, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.